tinapay ay walang lasa sapagkat walang lebadura. Kaya flat, hindi ho nag-e-expand na alsa. Walang yeast eh. Yun ho ang kanilang pagkain ng sila'y alipin. And that is the best na sign of slavery. Bakit naman alak? Sapagkat ang alak is a sign of freedom. Nung sila'y nasa Egypt, hindi pa sila makainom ng alak. Why? Ay sila'y alipin. Wala pa silang mga lupa na nabubungkal at makapagtataniman ng ubas. Pero nung sila'y makalaya, that's the time na sila'y nakapagbungkal ng lupa on their way, nakapagtanim ng lahat ng ubas, and then from the ubas comes out wine. Yun ho ang meaning ng bread and wine as the Paschal meal ng mga Diyos. Noon ngayong si Jesus, and I will stand. Noon ngayong si Jesus ay pakisuyo na rin. Sapagkat every family will celebrate the Paschal meal. So, si Jesus nag-celebrate with the apostles. Tinapay din at alak. Sapagkat yun ang utos ni Yahweh. Pero, ang ginawa ni Jesus is something wonderful. Yung tinapay na basta tinapay na pangkatawan, ginawa niyang kanyang katawan. At yung alak na basta alak, ginawa niyang kanyang dugo. Why? Sapagkat in anticipation, Huwebes Santo yon, kinabukasan, papatayin na siya, ipapako sa krus. At doon, maghihiwalay ang kanyang katawan at dugo. Ang ikinamatay ho ni Jesus is not sickness. Ang ikinamatay ni Jesus ay hindi old age. Ang ikinamatay ni Jesus is hemorrhage. He lost all his blood in his body. E mantak niyong siya'y hinampas, dugo na agad. Nilagyan pa ng corona, dugo na agad. Pinagtutulak, nagkasugat sa tuhod at lahat na. Tapos sinaksak pa nung siya'y nasa krus na. Ubos ang dugo ni Jesus. At iba naman ang kahulugan ngayon ng pagtatawid. Kung noon ay pagtatawid sa pagkaalipin sa paraon at paglaya, ito naman ngayong Eucharistia ay pagtatawid din, at sapagkat ito'y kakaiba dahil katawan na at dugo ni Kristo, pagtatawid mula sa ating pagkaalipin kay Satanas na siyang kaaway natin at humahadlang na tayo makarating sa Diyos at sa langit. Matindi ho ito. And if you understand what this is, you will not miss your Sunday Mass. Because this is your buhay. Kung ito'y hindi ninyo mamahalin ang misang ito na itinatag ni Kristo, kawawa kayo sa demonyo. Paglalaroan kayo. Wala kayong lakas. Besides of the fact na kailangan natin sa paglalakbay, kaya pagkain at inumin. Paglalakbay hindi sa lupang pangako sa lupa, kundi lupang pangako sa langit. Grabe ho itong misang ito, na hindi naman naunawaan ng ating mga kabataan, sapagkat hindi naunawaan ng mga magulang, sapagkat hindi naman itinuro ng mga pa. At kung itinuturo ay sa mga katesismo ay absent si tatay, absent si inay. Hindi naintindihan. Basta ang ginawa na lang ng simbahan dahil mahalaga ay siya. Pag hindi kayo sumimba, kasalanan ang malaki. Hala! Pero ano yun? Ano ito? Hardly do you know. Kawawa ang mga tao, sayang. So in fairness, lalo na at ito'y piyesta,
So I feel it my obligation to explain to you the history of the Eucharist and what it does to us. Anong kahalagahan ito sa ating paglalakbay palangit? Kailangan natin ito. Sapagkat ang sabi ni Jesus, ang kumain ng aking katawan ay hindi mamamatay kailanman. Makakarating sa langit. Gayun din ang uminom ng aking dugo. Kaya lagi ho, tinapay at alak. Dahil baka akalain nga, lagi nagalaang gayan, wala kang kanin at isda. Hindi. Hindi natin mapapalitan sapagkat that was the original meal. Sa lumang tipan at pagkatapos ng dumating si Jesus sa bagong tipan, pinalalim lang niyang kahulugan, binago ang tinapay at ginawang kanyang katawan at yung alak ginawang kanyang dugo. And then he commanded his apostles, do this in memory of me. Kaya lagi po natin ginawa. And he does so many meals. Pagtatawid ho. Kaya halimbawa, sisimba kayo, you feel like kayo ay malungkot dahil something happened. Kayo ay nabigo because your dreams did not come true. By going to Mass, itatawid kayo ni Jesus. Hindi yun natatapos ang pagtatawid. Itatawid kayo mula sa inyong kalungkutan tungo sa kasiyahan at mula sa inyong pagkabigo tungo sa bagong pag-asa. That is what Jesus does sa atin. So kung kayo ay galit, another way, tatawidin kayo ng Diyos mula sa inyong pagkagalit at masamang loob, makinyong loob masama, itatawid kayo para gumandang pakilasa. Kaya pagkatapos ng misa, what do the people do? Pag sinabi ni Father, tapos na. Palakpakan. Masaya. Sana. Ano, baka naman nakaugalian lang. Pero yung iba'y napalakpak, bakit? Pagkat salamat, tapos na. Natapos din. Aray ka. Pero hindi ho, sapagkat naitawid ako. Kaya, it's worth my effort to go to Mass para makatawid. Mga kapatid, ito ho, ang hiwaga ng Misa. Na sabi ko nga, sayang at hindi masyadong naipaliwan. Hindi pa ho yan kung ako'y magpapaliwanag kasi pinag-aralan ho namin ito ng taon. Ano? Kahirap ipaliwanag ng nalagang minuto, nakakatatlong po na yata ako. Pero just the same. So I hope you bear with me. Ano? Na akin lang. Kasi ito naman talaga yung binasa ni Dali na pinaalaala na nung bago mag-consent. Bago pagkatapos, kita naman ninyo na si Jesus is concerned about the food of the body, pero the food of the soul. Kaya, he took trouble na gumawa ng himala para sa 5,000 katao na kanyang pinakain. At sa misa, sa atin, sa bayan, at sa bukid, gayon din, pinakakain tayo at lahat ng yan galing kay Jesus. Pero kakaibang pagkain, hindi na ng katawan, kundi ng kaluluwa. Okay? So much for that. Tatayo ka. Hindi pa katapos ang misa, palakpak na. Dahil tumayo, sabay-sabay, sumasam.